Nakikita nyo naman sa ating title na isa itong babala sa lahat ng mga pro player o semi-pro player pati na rin sa mga taong nangangarap pasukin ang pro scene. Bago pa mangyari ito ay gusto kong mauna na agad na magbigay ng isang mensahe bilang babala at hindi magaya ang ating mga tinitingalang mga pro player ngayon sa MLBB. Kaya kung ikaw ay isang pro, semi-pro o nangarap maging pro, abay intindihin mo ang mensahe ng video na ito para sa hinaharap ay hindi ka magkamaling matukso sa bagay na ito. Kung saan may isang team na di umano, uulitin ko, di umano ang inaakusahang nagawa na agad ang isang malaking pangyayaring ito kung saan yan ay ating pag-uusapan sa araw na ito. Kaya samahan mo kong alamin ang kwento patungkol sa 322 scandal at posibleng mangyari nga ba ito dito sa MLBB. Tara! Bago ko umpisahan ito, kabatang, gusto kong linawin na ang video na ito ay isang babala sa lahat ng mga tao sa ML community at hindi ko sinasabing mangyayari talaga ang bagay na ito, ha? Uulitin ko, ito ay isang babala lamang. Huwag kang bingi. Ang ating pag-uusapan ay ang issue ng 322 scandal. Ano nga ba ang 322 scandal at ano ang koneksyon nito sa ML community? At bakit posibleng mabiktima o madamay ang ating mga kilalang mga pro player? Unang-una ang 322 scandal ay nagmula sa larong Dota 2 kung saan may isang pro player ng larong ito ang sinadyang ipatalo ang laro dahil mayroon siyang pusta sa kanilang kalaban. Pero mapunta tayo sa ML community kung saan pinaparatangan kasi ang koponan ng Archangel na ibinenta nila ang laro laban sa Neon's Esports. Disclaimer lamang po, ha, hindi ako against sa betting site na ito at hindi ko rin sinasabing binenta talaga ng AA ang laban sa Neon's Esports. Nandito tayo para ipakita sa inyo kung bakit nila sinasabing binenta o na 322 nga ang nangyaring ito sa laban ng dalawang teams. Unang-una, ipakilala natin ang Archangel na koponan kung saan sila lang naman ang nakalaban ng Signal Ultra sa main qualifiers ng MPL S6. Kumbaga, isang hakbang na lang ay sila na dapat ang nakapasok sa regular season noong MPL Season 6. Pangalawa, nitong nakaraang Season 7 qualifiers ay sila lang naman ang nakalaban ng LPE para makuha ang top 2 slot sa main qualifiers ulit. Pero nalaglag nga sila ng LPE kaya sila ay nakapwesto lang sa top 3 ng quali. Pero hindi biro ang top 3, kabatang. Dahil alam naman nating 3,040 ang sumaling mga teams kaya isang malaking karangalan na nga ang makapwesto sa top 3 nito. Kung saan ang Archangel ay binubuo nga ni Revane, Yasujago, Pink, Yami, at Sasha Jago. At kung papansin mo ay talagang mga high points ang mga ito dahil nga talagang malalakas sila. Pero mapunta naman tayo sa Neon's Esports kung saan bago nga sila sa ating pandinig. Kumbaga ngayon ko lang nakilala ang mga team na ito o ang team na ito. Wala rin tayong nakita na nagkampyon na nga sila sa isang tournament o maging sa MCL ay may 6 matches na sila at hindi pa nagkakampyon. Pero ang Neon's Esports ay binubuo ni na JRTZ, Sushe, Zine, Brandon at Jarey kung saan makita natin na mas mababa ang kanilang mga rank kumpara dito sa Archangel. Pero bakit nga ba big deal ang kanilang pagkatalo para sa mga taong nanood ng kanilang laban? Ito lang naman ay dahil ang laban kasi ng Archangel versus Neons ay mayroong pustahan sa isang betting site na hindi na lang natin papangalanan. Kung saan ang pumusta sa Archangel ay umabot ng 138,538.15 pesos samantalang sa Neons Esports naman ay mayroon lamang 26,737.43 pesos lamang. Sa madaling salita, marami ang nagtiwala na sure win na nga itong Archangel dahil nga alam nila na napakalakas ng team na ito kumpara sa kalaban nila na Neon's Esports. Kung saan ipapakita ko sa inyo ang ilang mga clips na sinasabing nagpapatunay, di umano na may bentahan di umanong naganap sa pagitan ng dalawang teams. Ang dami ko ng di umano, ha? Unang-una, pagmasdang mabuti ang galaw ni Khalid nang tamaan siya ng Selena o ng araw nito. Take note, cooldown ng kanyang ulti, ganun rin ang kanyang flicker. Ito.
Pangalawa, ang daming pagkakataon na kayang mapitas ang 1-1 pero malayang nakakahit ito o kumpulan o magkakadikit pa ang Archangel kaya napakadali silang tinatamaan ng Selena. Pero tingnan natin dito, as you can see here dito, baksya dito, pumupronta 1-1 dito, sulit na sulit ang kanyang mga pinagkagawa, pero kale dito! At pangatlo, pinasok na sila ng JH sa loob at halos maubusan na ito ng buhay. Pero yung Khalid nagre-regen sa Gedli, take note, CD ang kanyang flicker ha? Tamang scene zone si Koya mo. Pero ginamit niya yung flicker sa apat para habulin lang yung 1-1. Tapos si 21 day dreamer versus wait lang, ito nga pinagpapabangga na nga sa pagmukha dito si Jari. Oh, tama ko na dito. Birthday girl na naman, grabe magpaputok nga dito si Shishu. Si Shui, pero hindi pa siya tapos dito. At pang-apat, sobrang atapang atao ang 1-1. Kahit ang nalayo ng kanyang mga kasama, ay todo sugo dito samantalang yung Claude ay tamang scene zone lamang sa Gedli at walang balak pumatay kahit halos ng alahati na ang HP nitong 1-1. Yun na rin yung pinasta nyo, at least naurong yung bahay nyo. Pero ito. At panglima, pagmasdang mabuti kung bakit gigil na gigil ang Khalid sa tank na si JH na sobrang kunat at kaya lang naman siyang iba to. Pero ito ang gustong gusto niyang patayin. Pero ito nga, Golden Stop, kompleto na para dito kay ano. Ito lang yata inaantay nila. Papalagyan ang Archangel dito. Pero Queen Swing, kompleto na rin sa ating bakasya. Pero toss pang pangay pagmumukha dito ng DJ Khalid. Trigger in. Pero nakapag-charge dito ng ating Johan. Ito nga, papalagba siya. Khalid dito, gusto talaga pagbalag. Ano nagaganap yan? At panghuli, sa tinagal-tagal nila sa harap ng tore na wala ang Hayabusa, ay mas pininilang pumalag sa harap ng Lord, kaya dito sila inubos ng Neon's Esports. Take note, nauna pa sumugod ang support, ha? Score dito, 0-3 ang ating backsya. Ang 4-0 naman natin dito na si Claude, 1-4 ang score naman dito. Ano nangyayari? Score to, ha? Ano nangyayari sa inyo, Archangel? What is happening, Maya? At pakinggan na mismong ang mga shoutcaster ay sobrang dismayado sa ipinakita nitong Archangel sa laban na ito. Kung saan sinabi ng Archangel na sila, di umano ay naglalag sa laban na ito pero ni hindi man lamang sila rumequest ng kahit na isang pose sa kanilang laban. At mabalik tayo sa kwentong pustahan. Dahil lang nagbet o tumaya ng 25,000 pesos ay nag-uwi ng halagang 125,000 pesos lang naman. Charan! Kung saan ating makita sa betting site na ito ay mayroong Juicy Legends at Tambay TV. Pero wala tayong problema sa site na ito dahil sila lang naman ay nagsisilbing tayaan ng mga tao. At nabanggit ko nga kanina na posibleng maban ang ating mga pro player, semi-pro player o nangangarap maging pro player. Dahil di kalaunan ay posibleng maging ang MPL ay mapunta na sa site na ito at magkaroon rin ng malalaking pustahan. At ang malala ay baka may isang team o isang pro player ang matuksong kumagat sa napakalaking pusta na posibleng ikasira ng kanilang team o ikasira ng mga players nito. Kaya nga sinasabi ko na ang video na ito ay isang babala sa lahat na wag mong susubukan dahil masisira ang buhay mo. Dahil nangyari na ito sa Dota 2 na ang mga betting site ang nagiging dahilan para ibenta ng isang pro player ang kanilang laro sa kanilang kalaban. Yung tipong alam mong sobrang laki ng kalamangan ng inyong team at halos lahat ng pusta ay nasa inyo na napunta. Pero ang ending, matutuksok ang ibenta ang laro para matriple ang iyong taya. Kaya sana kapag humantong sa puntong nagkaroon man ng ganito, walang problema kung pumusta ka. Pero sana, wag na wag mong ibebenta ang laro para lang sa pera. Dahil ikaw ay posibleng iban ng munton sa mga tournament na konektado sa kanya. Uulitin ko, itatak mo yan sa isip mo kabatang. Wag mong ipagpalit ang pangarap mo para lang sa pera. Dahil sa umpisa lang yan masaya at sa dulo ikaw rin ang magdurusa. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa pangyayaring ito na isang babala. Isang babala lamang sa lahat ng mga pro player na maging maingat sa lahat ng desisyon na iyong gagawin ngayon o sa hinaharap. Tandaan mo na ang pangarap mo ang makakapagpabago sa'yo, hindi ang panandaliang tagumpay na nanggaling sa pandaraya. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong Batanggenyong gamer na si Inspi na nagsasabing, sabi ng iba kapag ang pera ang nagsalita, lahat nakikinig. Pero alam ko iba ka,
Ikaw yung taong mas mahalaga ang pangarap o karir kaysa sa panandaliang saya. Magtatagumpay ka sa tamang paraan. Tiwala lang, ikaw pa ba? Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah! Diyan ha, pala kayo magulog, pala kayo magsapakan yan. Pero pala kayo dyan ha, pero ako, eto na nga, another upset para dito sa atin lahat ng mamaya sa Diputan. Neon Esports ang nagwagi. Eto nga, shoot sa bangha ang unang pagkapanalo ng ating Neon Esports at meron silang 500.